Hi guys, ang recipe po natin ngayon ay yogurt. Napakasimple at napakadali ito dahil gagamit lang tayo ng 1 liter of pure milk or whole milk at saka 125 grams of plain yogurt. So ang ating first step ay ilagay natin ang ating milk sa ating cooking pot at painitin ito. So, ang gamit ko ditong milk ay cowhead pure milk. Hindi po ako nag-i-endorse ng brand. Kahit anong brand po, pwede nyong gamitin. Ayan, at ilagay na po natin sa ating stove para pakuluan ito. At kailangan po natin itong bantayan at haluin from time to time para hindi po mag-settle ang gatas sa ilalim ng pot. Kasi po baka masunog ito. Ayan po, so kapag kumulo na ang ating gatas ay kailangan hindi po tayo titigil sa paghalo nito para hindi ito mag-overflow at saka hindi po ito masunog. Kasi po pag hindi natin ito hinalo ng hinalo ay baka may didikit sa side ng ating pot or sa ilalim nito at baka masunog lang. So pakuluan lang po natin siya ng at least 5 to 10 minutes to make sure na mamatay ang mga unwanted bacteria kung meron man ito. Kaya dapat lahat ng gagamitin nating utensils ay malinis ito. Kasi kapag may unwanted or bad bacteria sa ating gatas or sa ating mixture ay baka ma-distract lang po ang processing ng ating yogurt. So ayan po, sa tingin ko ay okay na ito. Kaya pagkatapos nating mapakuluan ay tanggalin na natin sa apoy at hayaan nating mabawasan ang init nito. So after few minutes ay kailangan nating ihalo ang ating gatas para madissolve uli ang namuo sa ibabaw nito. So ayan, after few minutes, sa tingin ko ay pwede na nating ihalo ang ating yogurt sa ating gatas. So paano natin ito malalaman? So kung wala tayong food thermometer ay gamitin lang natin ang ating kamay. Mag-drop lang tayo sa ating palad at kung hindi ito napaso ay okay na. So kailangan po hindi masyadong mainit or hindi masyadong malamig ang ating gatas bago natin ilagay ang ating yogurt. Yes po, yogurt din ang gagamitin natin sa ating paggawa ng yogurt at kailangan ang plain yogurt, hindi po yung may flavor, okay? So lagyan po muna natin ng konting milk ang ating yogurt at ihalo natin ito ng mabuti bago natin ihalo sa ating gatas. Nestle Greek yogurt po ang gamit ko dito. At inuulit ko po, hindi po ako nag-i-endorse ng any brand. This is just according to my own preference. And let's make sure na may halo ng mabuti ang ating yogurt sa ating gatas. So ayan po, pagkatapos po nating paghaluin ng mabuti ay ilagay natin ang takip at takpan natin ito ng makapal na tela para magtagal ang warmness ng ating mixture. Tapos ilagay natin sa loob ng ating cabinet or any dark secure place ng at least 24 hours. And after 24 hours, ilabas natin at i-check natin kung nag-process ang ating yogurt. So ayan po, malalaman po nating nag-success ang ating yogurt kung naging creamy ito at medyo nag-solidify. At ito na po ang ating yogurt. So huwag po nating kalimutang magtabi ng kaunti para sa ating next batch of making yogurt. Ayan, so pwede na po nating i-consume or ihalo sa ating mga pagkaing gustong paghaluan tulad ng mga pasta, prutas, or any desserts. And that's it. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe. Bye. See you on the next video.